Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ang aking ama'y patuloy sa paggawa, at gayon din ako." Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng panghamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos, ang kaniyang ama, at sa gayon pinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, "Dapat ninyong malaman na walang ginagawang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ang siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at pinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ng anak tulad ng kanyang pagparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan ang sabi ni Pedro kay Juan, "Alam mo, Juan, pangarap kong kumita ng 100,000 kada buwan, gaya ng tatay ko." Sumagot si Juan, "Ha? Talaga? Ganong kalaki ang sweldo ng tatay mo? 100,000 kada buwan?" Sumagot ito, "Hindi. Yun din ang pangarap niya. Kaya tulad niya, nangangarap din ako." Lahat naman siguro tayo may kanya-kanyang pangarap. May nangangarap kumita ng milyong-milyong piso, libo-libong piso. Ang magkaroon ng sports car, ang magkaroon ng magandang bahay, ang makapasyal kung saan-saan. Siyempre, may nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, makapagnegosyo, makatulong sa mga magulang, mabigyan ng mga anak ng magandang kinabukasan, makatulong sa nangangailangan, etc. Di man po lahat, ha? Sa palagay ko lang, may mga pangarap tayo sa puso at sa isip natin na hindi talaga sa atin. Hindi tayo original, kundi ang Diyos ang unang nangarap para sa atin. Nilagay lamang niya sa isip at sa puso natin. O di ba't kayong mga magulang nangangarap din kayo sa inyong mga anak o para sa kanila, lalo pat nakikita niyo ang mga kaya nila. Nakikita niyo magaling sa math, nangangarap kayo, "Sana maging engineer siya. Sana maging kontraktor siya." Nakita niyong palasimba, gustong-gustong nagsiserve, o nanonood ng misa, "Ay, sana'y magpare siya." Nakita niyong may tipo, "Nako, darating ang araw, irarampa ko yan, isasali ko sa pageant yan, isasagala ko yan." Wala naman pong masama, lalo pat kung magugustuhan nila at makatutulong sa kanila. Well, ganun din ang Diyos. Nangangarap din siya para sa atin ang mga anak niya, inasmuch as walang ibang pinaka nakakaalam ng katangian natin, ng kaya natin gawin, kundi siya. Jeremiah 1:5, "Before I formed you in your mother's womb, I knew you." Kilala tayo ng Diyos. Kilala niya ang kaya natin gawin. Kilala niya ang kahinaan natin. Kaya hindi pa man nakapagpaplano na siya para sa atin according sa kakayanan natin. Hence, in chapter 29, verse 11,
He will continue. For I know the plans I have for you. Plans to make you prosper and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May plano ang Diyos para sa atin. Kaya huwag kang mag-alala. Lalo pat maganda ang plano mo, mabuti, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa kapwa mo, lalo na para sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala masyado. Gaano man yan katayog, ang Diyos ang siyang aabot. Gaano man yan parang imposible, sa Diyos, walang imposible. Basta magsumigam ka, gawin mo ang iyong parte, at hayaan mo na siyang tumiskarte. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang mga pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ibabalik kita sa sariling lupain. Bibigyan kita ng kalayaan. Bibigyan ko kayo ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa maganang o sa masaganang pastulan, etc. Pero alam po ba ninyo, nagkaroon ng punto sa kasaysayan na para bang iyang pangako niyan na kanyang binitawan ay kanyang nakalimutan. At iyan ang naging pakiramdam ng kanyang bayan na pinangakuan. Kaya nga in verse 14 ay sasabihin ng mga taga-Jerusalem, napabayaan na yata tayo ng Panginoon. Nakalimutan na yata tayo ng Diyos. O hindi ba't ganyan din ang nagiging isip at nasa sa puso natin, lalong-lalo na kapag meron tayong mga pangarap na sa tinagal-tagal ng panahon ay parang kahirap abutin. Despite ng mga sakripisyo na ginawa at binigay natin, hanggang ngayon, hindi ka pa rin pumapasa sa ilang tekna. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin mapasok sa gusto mong trabaho, posisyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin mag-click ang inaay mong negosyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitino ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, ang biyanan mo, ang manugang mo. Hanggang ngayon, may sakit ka pa rin. Hanggang ngayon, may pandemya pa rin. Eh kung sana masama ang mga pangarap na ito. Kung sana pangit ang mga pangarap na ito. Hindi. Maganda at mabuti ang lahat ng mga pangarap na sinabi ko. Walang masama dyan. Kaya most likely, pangarap din unang-una ng Diyos yan. Kung bakit hanggang ngayon, pangarap pa rin ang lahat ng yan. Hindi nga kaya tayo ay kanya na rin nakalimutan. Brothers and sisters, huwag tayong mag-alala, ha? Kasi hindi lamang tayo ang nakaranas na ganito. Sa Biblia, it took David parang 22 years bago ma-fulfill ng Diyos ang promise sa kanya na siya'y magiging hari ng Israel. Abraham was already 75 years old nang sabihin sa kanya ng Diyos, dadami ang lahi mo. Akalain ba ninyong inapura ng Diyos ito sapagkat matanda na yung mag-asawa? Hindi pa. Kinailangan pa nilang maghintay ng 25 years pa. Akalain niyo yun? Si Abraham 100 years old na nang matupad ang pangako sa kanila at ang bayan ng Israel. Ilang years sila nagtiis ng slavery sa Egypt hanggang sa finally they got their freedom. Pero kahit mayroon ng kalayaan, naghintay pa rin sila ng 40 years bago nila napuntahan ang promised land. And so, one thing, bagamat nadidelay talaga, tinutupad naman ng Diyos ang pangako niya. Maaaring hindi natin maranasan, but the thing is, mararanasan din ng ating pamilya o ng ating mga mahal sa buhay na maiiwan. Yun ang mas mahalaga. Kesa sa totally wala talaga. Yes, God may be silent, but it doesn't mean He's absent. Yes, things may not be turning away, but God has many ways. Siya mismo ang may sabi, your ways are not my ways. Hindi siya nawawala ng options. So it could be that things are not happening according to our expectation, pero it doesn't mean walang ginagawa ang Panginoon. Anong sabi niya sa Ebanghelyo? Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Ano ba bang gagawin ng Diyos
kundi kabutihan lang. Ang Diyos ay mabuti. At ano pa ang gagawin ng Diyos para sa sarili niya? Wala na! Hindi niya kinakailangan magtrabaho para kumita, para kumain, para mabuhay. Diyos siya! So ano mang ginagawa ng Diyos ay para sa atin talaga. So hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang ginagawang mabuti. It follows then na sa araw-araw, minuminuto, segundo, gumagawa ang Diyos ng paraan para sa ating kabutihan. Tayo po ba nung bata tayo, pinoproblema natin yung kakanin natin? Pinoproblema ba natin yung pang-tuition natin? Yung baon natin? Bagamat kung minsan nararamdaman natin, nag-aalala ang parents natin, lalo tikit ang nanay natin, inaalala ba natin ito? Hindi, naglalaro lang tayo. Basta alam natin may kakanin tayo. Basta alam natin may pampaaral tayo. Bakit? Alam natin may nanay tayo na nag-asigasa. Ano ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita? Nang mag-isip silang nakalimutan na sila, malimot man ng ina ang anak niya. Malimot man ng ina ang anak niyang 24/7 ay inaalala niya. Ha? Hindi kita malilimutan. Mas matindi pa ang pagmamahal ng Diyos sa atin kaysa pagmamahal ng isang ina. Basta tandaan natin, walang expiration date ang mga pangako ng Diyos na nilagay niya sa puso at isip natin. Huwag tayong mainip. Kasi nag-ooperate siya, hindi naman sa oras natin, kundi sa oras niya. At ang sinusunod niya, hindi ang paraan natin, kundi ang paraan niya. Basta tutok pa rin niya. Kahit nga magkasala pa tayo. At kahit nga may pagkakasala pang gawin sa atin ng iba. Kahit nakiapit si David, ginawa pa rin siyang hari. Kahit sumiping si Abraham sa hindi niya asawa, tinubad pa rin ang Diyos ang pangako niya sa kanila. At kahit paulit-ulit na kaasala ang bayan ng Israel, narating pa rin nila ang lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. May isang salita ang Diyos. Basta sinabi niya, gagawin niya. Pupwedeng ma-delay dahil meron siyang dahilan o dahil tayo ang may kapabayaan. Pero kung tayo ay makikipag-cooperate lang, tutup pa rin at tutup pa rin niya yan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung kayo magtatayo ng bahay, siguraduhin ninyo, ha? Baka magtayo kayo, hindi nyo maipatapos, pagtatawanan lang kayo. Alam ng Panginoon yon. So hindi niya gagawin na magpaplano siya, pero hindi niya matatapos kasi walang ibang magtatawa sa kanya kundi ang demonyong kalaban niya. Pag nagplano ang Diyos, tutup pa rin niya. Kaya sana mga kapatid, anuman ang ating mga pangarap sa buhay, mga magagandang pangarap, lalo dikit kung alam nating maaabot naman talaga at para sa ating kabutihan talaga ng iba at ng ating pamilya, kung kayo tagal nang wala pa, kang mawawala ng pag-asa. What? Kasi may ginagawa siya. Maaaring, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, totoo yung kasabihang, justice delayed is justice denied. Kapag na-delay daw ang hustisya, malamang sa hindi na ito makamit pa. Ibahin mo ang hustisya ng Diyos. Ibahin mo ang pagpapala ng Diyos. Yes po, pwedeng blessings delay, but it will never become blessings deny. Hindi pa napako ang Diyos kailanman sa kanyang mga pinangako. Ang tao tayo ang napapako sa pagdududa. Kaya hindi natin nakikita ang katuparan ng mga pangako niya. Kaya imbis na magduda, palitan natin ang pananampalataya. Imbis na magduda at mag-give up, why not remind God of His promise for us? Lord, alam ko, naramdaman ko, gusto mo rin mangyari yung gusto ko para sa pamilya ko. Alam ko, naramdaman ko, and the moment I prayed for this, I claim this, giginhawa ang buhay ko
sa pagsusumikap ko. Alam ko titino pa rin ng asawa ko. Alam ko makikita pa rin ang mga anak ko, halaga ko. Alam ko makukonsensya pa rin sila sa pagsagot nila sa akin. Alam ko magigising din sa katotohanan ng kapatid ko. Alam ko yon. Kasi hindi masama yung pinangarap ko. Alam ko, naramdaman ko, kaya kinlaim ko, alam ko, natutuparin mo. Pinapaalala ko lang sa iyo. Pasensya na po. Alam niyo, in doing that, actually, we are not really reminding God. Kasi alam mo sa puso mo, hindi makalilimot ang Diyos sa pangako niya. What we are actually doing is that we are declaring our faith to Him. Na kahit ang tagal-tagal na, naniniwala pa rin ako, tutupin mo ang pangako ko, pangako mo sa buhay ko. Hindi kaya matunaw ang puso ng Diyos sa ganyan? Sige. Kayong mga magulang, o hindi ba't parang hindi kayo mapakali? Parang ang uncomfortable kayo? Parang dinudurog ang puso nyo kapag nakapagbito kayo ng pangako sa anak nyo. Pero maya't maya nire-remind niya kayo, pero kasi hindi pa nyo rin binibigay ito. Papa, sabi mo, bigyan mo ako ng robot. Mami, sabi mo, magja-jollibee tayo. Papa, sabi mo, magbibitch tayo. Mami, sabi mo, bibigyan mo ako ng ganyan. O hindi ba gagawa ka ng paraan para finally mapagbigyan? Ang Diyos pa kaya? Ang hindi matouch? Kung sa tinagal-tagal ng panahon ang iyong mabuting pangarap ay hindi mo pa nakukuha, pero hanggang ngayon naniniwala kang tutuparin niya? Ang Diyos pa kaya ang hindi matouch? Lucas 11, versikulo 11, kung kayong mga magulang na makasalanan o kung kayong mga amay kanya sa inyong mga anak, how much for your Father in heaven? Ito sana, mga kapatid, ang ating ipagdasal na biyaya sa banal na misa upang matupad pa rin ng Diyos sa atin ang mga pangako niya at upang hindi tayo mawalan ng pag-asa habang hindi pa. Believing that ang Diyos ay may ginagawa naman talaga.